Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad na sa ika-19 na linggo po tayo sa karaniwang panahon. At ngayon din ang ikalawang araw ng ating pagnonobinaryo para sa kapistahan sa Agosto 15, Nuestra Señora de la Buena Hora. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan ng Ama mong naming mahal. Sa kalooban namin ay panahalin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinako kami makapasok. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay pinagpaunamong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng inyong mga pangako sa kanila. Alam ng inyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin. Upang kami bahagian mo ng iyong kalalawalatian, ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog, nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunore, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang, ang puon ng Diyos. Mapalad ang bayan, Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. Upuon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasa salig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreo. Mga kapatid, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kaniyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos,
Si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya ng tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makakabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, iyaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kaniya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isang niyang anak, gayong ipinangako sa kaninang Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya pagdudulugin sila sa apag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya dumating. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Maghintay kay Kristo. Bubuksan ang pinto. Maghintay kay Kristo. Bubuksan ang pinto. Ngayon Linggo ni San Juan. Lalong-lalo na mga kura-paroko. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat po sa inyong mga pagbati sa akin. Kahapon po yung 7th anibersaryo ng pagtatalaga sa akin bilang kura-paroko. Ako po'y naitalaga sa Ingles, installation of the parish priest. 16 ng Agosto 2015. Sa Ingles, matagal na, 2015. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga pari, diocesano at religyoso. At ang mga pari, sana po kami ay maging halimbawa, inspirasyon, magdadala sa inyo patungo sa kaharian ng Senyor. Ito po yung punto. Iisa lamang ang Tatay, ang Diyos. Sana po kami mga pari maging tatay sa inyo, mga anak, na ang pinakakatangian ay pagmamalasakit. Magulang na nagmamalasakit, hindi inintindi ang sarili, pagpapakasasa, aliw, sarap, konbinyente. Magmamalasakit, inuuna ang kapakanan ng sitwasyon, ng kalagayan, ng pinagdaraanan ng mga anak. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas, maging handa kayo anumang oras, sapagkat sinabi, darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ating gabi o madaling araw, kung pupungas-pungas ka na, aantok-antok ka na, baka doon dumating. Kaya nga, ang pagmamalasakit. Kaya nga, okay, kung iisipin ko yung sarili ko, de, sige ha, tapos na, 8 to 5 lang ako. Tapos na yung aking tungkulin sa inyo. Ako naman, panahon ko para sarili ko. Pagmamalasak, pangangalaga, sapagkat nagtatanod ka, nagbabantay ka, nagmamatyag ka, sapagkat iniistima mo eh. Ang kalagayan ng sitwasyon, kaya naka-alerto ka eh. Gising ka. Iniisip mo, baka itong sitwasyon nito, dapat ayusin natin ito, maghanda tayo para dito. Kaya yan ang, yung tatay, na puro tay. Yung tatay naghihintay, nagbabantay, sapagkat, ba't niya ginagawa yan? Sapagkat, mga anak, dapat, hindi natin alam eh. Kaya tayo'y magsumikap upang kahit anong minuto, sandali, handa tayong harapin, buksan ang pinto para sa Panginoon. Pagmamalasakit, pangangalaga ng isang tatay na naghihintay at nagbabantay. Pangalawang refleksyon po, pagninilay, yung sa kabila naman, sa kasipagan nito, huwag naman tayo maging tamad. Diba? Dalawang klase, diba? Mabuti at masipag na alipin. Anong kabila naman? Masama at tamad. Ay, tatamad-tamad ka. Maghihintay na lang ako.
Bumagsak na lang sa akin yung mansanas para kainin ko sa puno. Walang mangyayari. Araw, buwan, taon, walang mangyayari. Walang ginagawa. Walang inisyatibo. Walang kabuhay-buhay. Walang interes. Walang mangyayari. Ilang taon na, ilang dekada na, ganun pa rin. At ang katamaran, sabi nga, where there is idleness, there is the devil. Pag wala kang ginagawa, katulad ng pagchichismis, pagmamarites, idle talk, wala ka namang ginagawang positibo, wala ka namang contribution, idle talk, diyan ang demonyo. Kaya nga, ating unang pagbasa, hango sa karunungan. Paalala, ang mga matuwid, gagantimpalaan at parurusahan ang kaaway. Ang kaaway ay ang demonyo. Kaya nga, yung positibo, tatay ka na nagtsatsaga, nagbabantay, naghihintay. Pero yung katamaran, kung tamad ako, ay, nandiyan ay kalaban! Auna na akong tatakbo! Hindi man lang ipagtatanggol. Hindi naman isasalang-alang yung protection. O sige na, kanya-kanya na lang tayo. Ha, matira. Mauna na ako. Takot, tamad, walang plano. Yung tagabantay, may plano siya. Nandiyan ang kaaway, nandiyan ang demonyo. Ipagsasanggalan para ligtas. Ligtas. Hindi mapunta sa panganib. Hindi mahulog sa trahedya. Aalagaan nga para ligtas. Yan ang lahat ba tayo ligtas? Walang mapapahama. Kaya nga, yung katamaran, ang kabaliktaran ng pagtsatsaga, may mawawala. E tamad ka eh. Hinayaan mo na lang, pabaya ka. E may mawawala. Pinaksaya mo, tinapon mo. Ngayon po ah. Kasi yung kaaway, kung hindi mo, isasanggalang yan, kukunin ng demonyo, ng kaaway. Yung unang punto ko po, yung birtud ng pagbabantay, pagtatanod, pagiging tatay, paghihintay. Pangalawa, proteksyon laban sa kaaway. At pangatlo, bakit ba tayo nagpapakasipag? Kasi ang buhay, hindi naman, kahit na nagtsatsaga ka, minsan wala pa rin, ganyan ang buhay eh. Kung may tsaga, may nilaga, ika nga ang kasabihan. Hindi naman lahat ng beses, lahat ng pagkakataon ay mauhulog sa iyo yung magtsatsaga ka talaga sapagkat may aberya, may masamang palad, mayroong mga hindi mo inaasahan. Pero kung ikaw ay magtsatsaga, sa dulo may bunga. Hindi ba? Ganyan ang misteryo Paskwal. Nakikisa tayo sa pasyon, kamatayan, muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga, sa pagtsatsaga, tayo po'y nakakaani ng mga bunga para sa Kanya. Ulitin ko po, magbantay tayo, magtsaga tayo, sapagkat kahit anong oras darating ang Panginoon, magbantay tayo, magtsaga tayo, maging tanod tayo laban sa panganib ng kaaway na ang demonyo. Magbantay tayo, magtsaga tayo, sapagkat ang buhay, maraming aberya, maraming mga hindi inaasahan na nangyayari. Ngunit kung magtsatsaga tayo, sa dulo, meron tayong ani na mahahandog para sa Kanya. Tula na po ako, pinto.
Si Jesus ikwento ang puon siyang punto, mabuti igusto sa bawat minuto, mag-alay ng ginto, ang birtud matanto, ang bisyo'y ihinto, ikaw maging santo. Tingnan ang epekto, lagi kang alerto, si Pedro ay bato, si Juan sa disyerto, wala na perpekto, kaligtas ay dito, maghintay kay Kristo, bubuksan ang pinto. Pinto, espelengi ng pinto, P-I-N-T-O, P, papasok tayo sa langit, pakiulit. Ay, importante maging alerto. N, nakahanda lagi tayo. T, tumanod at magbantay. O, huling letra po, O, oras na bubuksan ang kaharian. Sa tulong ni Maria, pangalawang pagnunobinaryo po tayong araw para sa ating minamahal na Nuestra Señora de la Buena Oral at ni San Jose. Naway, tayo po'y maging tatay, magbantay, maghintay upang lahat tayo'y makapasok sa pinto ng kaharian ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, nang kami maging laging handa sa aming pagiging masigasig para sa mas ikararangal mo at ng kapayapaan ng sanlilikha. Buong puso kaming dumadalangin. Ama, gawi mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa simbahan, gawaran mo si Papa Francisco, ang mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang aming pinaglilingkuran at mga taong aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon ang kapakanang pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa mga nakararanas ng matinding paghihirap, gawaran mo sila ng pusong bukas at sensitibo sa paggalaw ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuha nila tungo sa pagbibigay ng tulong na lubos nilang kailangan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa mahal naming na mayapa, yakapin mo sila pabalik
sa walang hanggang pagtatalamitan ng iyong puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Ama naming mapagmahal, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami lubusang makasalo sa iyong layong makipanig at maligtas. Tulutan mo maging mas sensitibo sa iyong espiritu ang aming mga puso nang kami maging laging handa sa pagtugon sa misyon ng pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kadugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kadugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap nang yung ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaang mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa kaming pagkahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, ang mga hukay.
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, nang kambyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Juan Maria Vianney, San Cahitan, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
at pagkalooban mo kami na kabayapan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo pong kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin ng luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangalan sa binyag na ikaw ibig na paglilingkuran ko ng bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.